Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Gagang tirao ang Taiwan sa Pilipinas. Kung hindi aalis din ang travel ban dahil sa novel coronavirus. Ang ikinasasama nila ng loob, tila itinuring daw ng Pilipinas na bahagi ng China ang Taiwan. Bukod sa pagbawi sa visa-free entry, eh posible rin hindi na nila tanggapin ang deployment ng mga OFW roon. At nakatutok si Maki Pulido. Nainsulto raw ang Taiwan matapos isama ng Pilipinas sa travel ban bunsod ng pagkalat ng 2019 novel coronavirus. Matagal na kasing inilalaban ng Taiwan na hiwalay silang bansa sa China. Pero sa pagpapatupad ng travel ban, itinuring sila ng Pilipinas na bahagi ng China. Naging political instead of health issue. Lumalabas na ang dahilan talaga, at ito naman kinumpirma rin ng Department of Health kahapon, na ang dahilan ay One China Policy, na siyang matinding kinasasama ng loob, understandably, ng Taiwanese government. Kaya ngayon, yun ang problema natin. Kaya ngayon, nagbabalak na raw ng ganti sa Pilipinas, ang Taiwan. Ang pinag-uusapan ay kung paano makaka-retaliate ang Taiwan dito sa ginawa nating travel ban against Taiwanese. No? So may mga retaliatory measures na binabana. Ang retaliatory actions na ito ay patutupad daw sa loob ng dalawang araw kung hindi i-lift ang travel ban sa Taiwan. Maraming pwedeng pang-rest back ang Taiwan. Mula sa pagkansela ng visa-free entry sa kanilang bansa, pagbawas ng mga Filipino workers, at paghinto ng deployment ng ating mga manggagawa. May mahigit 157,000 OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan. Daragdag sana sa bilang na yan sina Jave Mark na taga-Tipolog at ang Cebuanong si June. Dumating sila ng Manila kaninang umaga para sa final processing ng kanilang mga papeles para makapagtrabaho bilang factory worker sa Taiwan. Nangangamba sila na makudlot ang pinapangarap na mas magandang buhay. Mas malaki yung opportunity doon. Kasi yung sasabihin natin, yung sahag kasi doon is nasa mga 23 NT. Equivalent po yan sa mga 40 plus. Hindi pa yan kasama ng overtime. So medyo malaki. So hindi namin niya makukuha dito. Kung magtagal pa ang travel ban, ngayon pa lang mararamdaman na raw ang epekto nito ayon sa isang grupo ng mga recruitment agency. We have a target date of deployment, especially for the manufacturing firms. So hindi makakarating ang worker within a certain period of time. Pwede nilang i-cancel yung job order. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ayon naman kay Executive Secretary Salvador Medialdea, ang desisyon na magpatupad ng temporary travel ban sa Taiwan ay desisyon ng karamihan ng miyembro ng Interagency Task Force. Ang kalusugan daw ng mga Pilipino ang kanilang pinaka-concern. Naintindihan naman daw nina Medialdea ang mga sentimiento, pero mahalaga raw ang travel ban kontra novel coronavirus. Mugahi po ng Executive Secretary, isumiti ng MECO ang mga protocol na pinatutupad ng Taiwan sa mga biyahero mula sa mainland China at special administrative regions. Tingditingnan daw ito ng task force kapag muli nilang i-assess ang temporary travel ban.